You are now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Sobrang nakakalula naman talaga pala ang yaman ng napangasawa ni Pia Guanio, na ngayon ay Pia Guanio Mago na. Yes, ibinahagi nga ng isang Facebook page at makikita nyo din ang nasabing resort na ito kapag inyo itong sinerch sa Facebook. Si Pia Guanio lang naman at ang kanyang asawa ang nagmamay-ari nito. Ang isang napakagandang resort na matatagpuan sa Batangas. Pero marami nga ang nagreklamo at tila nabash pa nga si Pia Guanio dahil sa napakamahal na halaga pag ikaw ay nag-stay sa nasabing resort. Magkano? Nagkakahalaga lang naman ng kulang 200,000 per night ang nasabing resort na ito. Well, worth it nga daw ba ang 200,000 per day ng resort ni Pia Guanio na ang pangalan ay El Jardin de Saida. Bago natin ipasilip ang nasabi nga pong ilan sa mga makikita sa resort na El Jardin, narito ang naging say ng mga netizen. Ayon sa kanila, pupunta na lang ako sa bukid namin at sumakay ng kalabaw. Mahal nga naman talaga. Say naman ng isa, edi huwag kang mag-rent, gaanong kasimple. Mahal talaga daw pag hindi natin afford. Hehehe. Mula naman kay Rose Marie, say niya maganda ang lugar, kaya mahal. Sobrang ganda ng resort. Say naman ng ilang pang netizen, maganda naman talaga sa El Jardin. Say ni Francis Bernard Pancho, for 195 pesos per night, mas mahal pa po yan sa Shangri-La's Mactan Resort and Spa sa Punta Engaño sa Cebu. Pero wala pa yung El Jardin na yan sa kalingkingan ng ganda ng serbisyo at facility ng 5-star hotel ng Shangri-La Mactan Cebu na worth of 10,000 pesos lang per night. Hindi pa dyan nagtatapos. Say pa ng isang netizen, grabe naman yan, Batangas ang location, ganun kamahal. Sabi pa nga ng isa, better I stayed in Shangri-La Hotel in Cebu. Ang isa naman ay motivational resort. Say naman ng isa, better go to Bali and enjoy for that amount. Okay, narito nga ang nasabing resort na El Jardin, kung saan ito ay may 11 hektarya ng lupa. Very greeny ang El Jardin de Saida at ito nga ay matatagpuan sa Batangas. Ano gawang meron dito? Meron silang idyllic resort, spa and even place, beautiful calamansi orchards, rare tropical plants, canopies of trees and a gorgeous mountainside all make for a picturesque backdrop to your breathtaking getaway. Tama po ba? Picturesque pala. Only 2.5 hours away from the Metro Manila, it removes your instantly from the hustle and bustle of the city. El Jardin Saida's many venues with the estate can accommodate wedding ceremonies, wedding receptions, birthday celebrations, team buildings, activities, and company summer outings. Well, sabi nga, talaga namang napakaganda ng El Jardin. Mawawala ang stress mo, magbabalik lang ito kapag babayaran mo na yung 200,000 sa loob lamang ng isang araw. Pero sabi nila, worth it nga daw ito sa laki dahil 11 hectares ito ay pwedeng-pwede talaga itong accommodate ang napakaraming tao. Especially, very good ito sa mga weddings. Event na malalaki. Mukhang dito ikinasal itong kapatid ni Christine Hermosa. Well, I'm not sure. Parang familiar lang kasi ang place. Anyway, kung gusto mo magstay sa El Jardin at hindi ka mabitin, kailangan mo ngang maghanda dito ng 1.5 or 2 milyon. Ang 1 milyon ay para sa 5 araw na pag-i-stay doon at ang 1 milyon naman ay para sa paggastos sa mga
gusto mo pang maganap sa iyon sa loob ng nasabing El Jardin Resort. Well, worth it nga ba ang almost 200,000 pesos per day ng nasabing resort? Ilagay na ang inyong opinion dito sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.